So, hello mga kapigmates. So, bale, pa 4 days ngayon simula nung nagpamoy tayo ng similya o nagpakain ng similya dito sa guild. So, ayan. So, ang tinalban lang ng ating similya na pinakain ay ito lang si Baile. So, ito bale pa 3 days niya mga kapigmates. So, kung mapapansin nyo, ayan, so sobrang pula, 'di ba? Sobrang pula ng ari niya ngayon. So, sa iba ay wala pa. So, dito kay Alice, wala pa. So, bali, bigyan ko kayo ng tip sa hang ano lang, una, pangalawang araw, hanggang pangatlong araw lang na makikita nyo sa guilt nyo, yung senyales niya. So, ito, so kasi maraming iba-iba mga kapigmate na senyales makikita nyo sa mga baboy nyo. So, ito si Baile natin. Nung naglandi siya, start ng unang araw na paglalandi niya, so namula to. So, namula yung ari niya. So, ito ngayon, wala pa lumalabas sa ari niya. Pero, sobrang pagampaga na 3 days. Tapos, wala pa. So, mapapansin nyo, wala pang lumalabas sa ari niya na puting likido. Tapos, kung standing heat na siya, ay hindi pa po. So, 3 days standing heat, hindi pa. Check natin para makita nyo kung standing heat na nga po ba siya. So, isa pa sa mapapansin nyo nito mga kapigmate, ha? Sa 3 days mga kapigmate, napakaingay na ng baboy pag naglalanti. So, hindi lahat, pero kalimitan. Sa 3 days, simula na naglandi ang baboy ay napakaingay na. So, patayin natin si Baile, tapos tingnan natin kung standing heat. Baile. So, tingnan natin siya kung standing heat. So, ba, standing heat na yata. Sigurado na ba yan? So, 3 days. So, standing heat na nga siya. 3 days mga kapigmate. So, 3 days. Pero hindi pa yung malala. Hindi pa yung sobrang tindi ng paglalandi niya. Pero ngayon, standing heat na siya. Mapapansin nyo, tinitibayan niya yung mga paa niya. Mga paa niya, tinitibayan niya talaga para makaya niya yung sasakay. Pero hindi pa masyado mga kapigmate. So, kalimitan, pag ganyan dumalaga, so, kalimitan mga kapigmate, pag ganyan dumalaga, 4 to 5 days ang pinaka the best. So, dito sa iba, mag-check tayo kung may naglalandi na. So, ito kasi si Baile, sabihin na natin na ready na siya, pero palampasin muna natin. So, masyado pa silang bata. So, ito muna ang target natin na mapakastahan. Itong isang to, yan, saka yung si Dixie. Itong si Cookies, si Dixie. Teka, lapit tayo dito kay Cookies. Ito, check din natin to si Alice. Kasi mga kapigmate, may naglalandi mga kapigmate na hindi nagsisimula sa may lumalabas agad. So, time check, pasok nyo lang, hinlalaki nyo dito sa ano. Pag maano, wala. Ito, wala talaga. So, ito, medyo na may napapansin ako dito. So, kanina, itong dalawang to, sabayin silang nag-iingay. Pero ito, hindi pa naman siya naglalandi. Pero, ang kailangan nyo gawin dyan mga pigmate, lalo na yung medyo nag-iba yung kilos ng dumalaga natin o inay natin, time check nyo. So, ito. Time check nyo. So, ito mga kapigmate, so malapit-lapit na to. Medyo maano na yung ari niya. So, medyo madulas na. Pag natuyo, ay malagkit. To, malapit-lapit na talaga. Kasi itong tinatarget talaga natin mapabulugan. So, itong si Alice, palampasin muna na. Ay, si Baile, palampasin muna natin. Tapos ito, check din natin. Madali nyo naman ma-detect. Pag time check nyo, pag ginanto nyo at may madulas, tapos pag medyo natuyo na, maganit, yun. Ano yun, nagsisimulanin mga kapigmate. So, time check. Kasi mayroong mga na hindi talaga namumula yung ari nila eh. Ito wala talaga. Tuyo.
Ito naman. Sayaw-sayaw pa siya. So wala, ito wala, wala. Wala. So ito medyo ano to si ano, pero kung mapapansin niyo ha. So tuyo-tuyo pa siya ha. Pero update ko kayo. Dito sure tayo dito na magana na to kasi ang kanyang ari ay medyo madulas na. So pagmasdan natin hanggang bukas. Maaaring magsisimula yan ngayon o hindi pa. Pero maano siya eh. Iba eh. So check natin. Ito, palampasin. Itong gantong tsura mga pigmate ng 3 days ha. 3 days na ari ng dumalaga. Lalo na't ano, hindi, yung mga gantong dumalaga mga pigmate, hindi po lahat nagpapakita ng ganyang senyales ha. Maswerte kayo pag yung baboy nyo ay nagpapakita ng senyales na ganito. Napakadaling madetect. So, paano na lang yung laging mapula yung ari kagaya nito? Paano na lang? Kung ang ari lagi malakit, lagi ito. Ito, lagi namumulat eh. Yan. So, lagi mapula. Ganyan ang ari niya. So, paano na lang? Tapos, yung kung ari ng baboy nyo ay ganito. Yan. Ito, medyo namumulat ang papangit ng ari. So, ito yung ka 4 days. Ika pang 4 days ni Pailen natin. So, ngayon lang may lumabas sa kanyang ari. So, yan. So, 4 days. Nagkasabay yung labas ng sa ari niya na likido. Saka yung pagampaga niya. So, yan po yung sign na pwede na po natin i-eye. So, standing heat man siya or hindi, pwede na yan. Pero kalimitan sa ganyan mga pigmate ay standing heat. So ayan. Ito sa pagbibilang naman ito mga kapigmate, kunari ito sa gantong ari ng inen. So kunari ganito papalampasin natin tapos hihintayin natin ang cycle ng baboy. So bale, hindi tayo mag-i-start ng bilang sa cycle nito dun sa simula nang maglandi sila. So hihintayin natin yung matapos yung paglalandi nila. Pag nakita natin na normal na yung kilos ng baboy tapos yung ari niya ay maliit na. So doon po tayo mag-i-start ng bilang ng 19 to 21 days. So ito po ay hindi natin pinakastahan. So ano lang natin siya. Palampas muna. Palampasin muna natin siya mga kapigmate. So katatapos ko lang magpakain. Time check tayo. 4:38. So kaya ganito ko kaaga tayo oras magpakain ng baboy kasi may estudyante tayo. So, good morning sa inyo mga kapigmate. So yun mga kapigmate, pagka galing sa school, pagkatid sa anak ko sa school, diretso tayo dito sa munting baboyan ni Enteng TV dito sa may malapit sa Basay, Bayawan Negros Oriental. So ito yung kanyang patining. Ito pre, sa akong sa 2.5 months pre, malaki nga to. Parang malaki na nga sila kaysa sa binenta ko nung una. Oo, mas malaki naman to kaysa nung unang binenta ko. Para mga butosin naman to yung una mo. Para mga butosin, mga tiyan lang malalaki. Ito magandang laki ng baboy, pahaba. Yung sa'yo kasi may yung tao na. Bundat, no? Oo, mga tiyan malalaki. Pero siksik yung mga yun, pare. Oo, siksik na siksik nga. Kaya pa, pinakamalaki na 47 na. 47 sa nung na-dressmit na. Katay na.